Mapagpalaro sa ating lahat, mga totoo, mga Inday. Joy. Yan, partner. Andito pa rin tayo sa Labangal, Crossing Macar, General Santos City, at part 2 na ng video natin. At ngayon, kung napanood nyo yung part 1, kailangan mo lang panoorin. Kasi pag hindi nyo panood, bitin talaga kayo. Kasi itong part na to, pinaka-importante. Dito na natin malalaman, partner, yung topic natin na. Yes, kasama muna natin si Sir King pa rin, mga idol. Yes. Please subscribe Cars King TV po, mga idol. Sa topic na ito, pag-usapan po natin kung paano ang pag-aalaga ng eel or igat, partner. Yes. Ayaw. Yan, sa mga lucrative business. Sir, kasi na-topic po natin sa part 1, usually ang mga factor to consider sa pag-aalaga ng eel farming. Para hindi po kayo ma-failure, dapat meron kayo number 1, knowledge. Knowledge. Tatalakayin natin ano yung knowledge sa yun, ano ba ang mga sakit ng mga ito. Yun. Eel. Sikat po ay yung water management. Water parameters natin. Yes. Oh. Third po is facility. At saka pangapat, I think, time. Panglima, maybe financial, hindi na masyado. Kasi kung may pera ka na, exempted ka na sa panglima. Ayaw, partner. Yun ang pinaka, ano. Yeah. Pero partner, ha, kunting idea, sabi ni Sir kanina, partner. Alam mo ba, they invested almost 20 million until now. Someone. Sa kanila. Sa kanila. Dito. Until now, they are still researching. Yes. Para mas mapaganda at mapadevelop itong kanilang eel farm. Wow. 20 million, sis. Di ba, sir? 20, yes, sir. 22. Almost 20. Tama yun, partner. Yun. So, yun magiging topic na. Yun yung magiging title natin sa first na video. Ayun. So, Sir Kling. Oo. Simula tayo doon sa knowledge. Yes, sir. Ano ba ang cost ng mga pagkamatay o pagkalusaw ng mga fingerlings natin or fry sa igat or eel? Una-una, tawag yan, pagdating sa ano sa baby eel that's parent. Una-una dyan, kailangan alam mo yung bibilihin mo na fry. So, pag nakabili ka ng tinatawag nila na mix or may murata, may bicolor, so unang namamatay dyan yung marmurata. So, automatic, 50%. Patay na. So, matitira yung bicolor. So, pag halimbawa, yung bicolor naman, ang natira nun, tapos hindi mo alam paano naman siya alagaan mula ng paglagay mo sa pan. Hindi mo alam pag acclimatize ng tubig, automatic, maubos yung ilpan. Mortality lahat. So, dalawa, partner, ha? Tandaan nila, partner. Dalawa yung breed ng ating eel. Merong murata at saka murata. Glass eel o black, yes, eel. Yung sa Japan na in-export. Partner, yes. Tanungin na natin, partner, si sir. Paano ba mag-start? Paano ba mag-alaga talaga ng itong eel, sir? Saan pa mag-start sa fry? Paano ba natin alagaan yung fry? So, ang pag-alaga ng fry, mula yan sa, ano, sa tawag yan, sa source. And then, bibilhin mo na hanggang ilalagay mo na sa tub. So pag maglalagay ka na sa tub, kailangan alam mo na yung paano siya papakainin. May knowledge siya na paano kung ilang oras o ilang araw mo magpapalit ka ng tubig. At hanggang sa paano siya pakainin. Yung magpapakain, yun very sensitive kasi ang pagpapakain, talagang kailangan alam mo yung formulation. Dahil pag fry pa yan, para baby yan, hindi mo alam kung anong gatas ang papakain mo sa kanya. Sa eel fry naman, kailangan alam mo yung formulation kung ano yung papakain mo sa kanya. Okay. So ito para mga idol, is very wide po itong management, partner. Pero tayo lang sa medyo summarize lang. Magkaroon tayo ng idea. Maliban doon sa pagpakain pala, partner, pag hindi mo alam yung mga formulation. Wala pa rin. Depend tayo ng mga studies. Tama. Research. Tama. Maliban kung... Kasi pag hindi talaga kumain, patay talaga, patay, sir. Patay talaga. Sa mga sakit naman, sir, ano naman? Sa mga sakit naman, number one dyan is yung fungus. Fungus. Sa fry, pag once na yung tubig mo, medyo mataas na yung acid level. So, kailangan, pag hindi mo alam paano papalitan, so, manghihina siya, mamamatay siya. Ayun. Pangalawa, yung mga viruses, yung mga mikrobyo, dapat alam mo kung paano mo siya ititreat. So, bawal ka rin gumamit ng any medicine o mga chemicals na pamatay sa fungus. Dahil automatic yan, hindi yan na-allow na may shipment. Hindi siya pwede. Kaya nga, pag-shipment ka nito, kailangan na ilalaboratory test niya ng MIFAR. Ayun! Pag nakita nila na meron kang medicine na automatic, hindi talaga yan. Magsaka. Hindi approved. Sir, partner, balik tayo doon sa mga ganong sakit. Kasi siyempre may mga ginagamit sila, yung mga natural. Sir, from fry, gano'n ba kalaki yung fry papuntang fingerlings? Ang fry, pwede ba natin makita rin? Pwede. Yung fry natin, from transparent, mga 2 inches yan. Tapos pag malalaki na, galit na siya. So ang fry, 2 inches? Mag-isa siya. Ito, fingerlings sa bato, sir, ito, fry na? Fingerlings na yan. Ang lakas? Yan. Halo-halo na yan, may 3 inches, 4 inches. Wow, grabe. Bilis. Yan. So ito, sir, ang pagbenta nito per piece? Per piece ang bintahan nito. Yun yung 10 to 15 pesos? Yes, nag-range.
So yan. Sir, paano ba, ano ba sir? Bigyan mo kami ng konting idea, sir. Paano, ano ba yung pinapakain? Konting idea lang. Ang pinapakain namin dito unang. Sir ba? Ano pa? Pits ano, ba? Pits galing sa Japan. Sa Japan pa pala yung pits dito. Pa, wala pa yung pa. Sa baby inn. Japan pa yan. Oh. Minsan naman Taiwan para medyo makalesen ka ng ano. Super important. So, sa mga pits pala sir, alam mo, hindi pala to. Mag-survive sila. Pag sa pitch na, ano, mahirapan. So, ma-fail ka na? Fail ka na automatic. Doon pa lang, laglag ka na. Ang pinakamaganda partner, andito si Sir Consultant na naman siya. So, kung pang mag-start sila ng ganito, gusto nila mag-grow out, yung consultant na kagawin nila si Sir. Para hindi ka sayang yung kapitan. Oo, pwede ba bumili dito ng, yung, ano? Pwede natin pwede mag-provide. Pwede mag-provide? Ay, yun yung maganda naman buti. O-order na lang sila kung ano yung kailangan, ilang socks. Okay. So sir, balik tayo doon. Siyempre nakapag-order na ng mga feeds, no? From Japan or Taiwan. Sir, sa isang araw ilang beses pinapakain yung mga fry? Sa pagkapakain ng fry, depende rin sa main target mo kung anong buwan mo siya papalakihin. So may isang araw pwede isang beses, minsan naman pwede dalawang beses. Okay. Depende sa iyo. Depende sa mag-aalaga. Kung ang target mo 3 months lumaki na agad, kailangan mo pakain ng pakainin. Pakainin. Pero the more ka nagpapakain, the more na fish water ka, the more na maglabo siya. So kailangan alam mo. Kailangan alam mo yung pag-ano, yung tubig quality. Yes. So meaning kung yung 2.5 years kung grow out ka para ma-achieve mo yung 150 grams, pwedeng ma-shorten yun. Pwede ma-shorten into 1 year. Ha? May technique pala yun. Kaya buti na lang napagtanong tayo. Pagka alam ko talaga, ganun talaga yung buti. Pero kung ang titipid ka, almost abot ng mga 2 taon, mga 8 months, bago mo maging 250 grams isa. Okay. Kung nagtitipid ka. Pero kung gusto mo na bulky, mas maganda mong pakain ng maraming, ano, 2 beses ang araw pakain, ma-shorten yung ano. Okay. So pero yun. Kung mga 3 times to 4 times, ay, hindi, mga 2 times na talaga. Hindi naman mag-over kayo, baka sobrang taba, mamatay. Okay. Sir, doon sa stage ng fry to fingerlings, papuntang 3 inches, ilang months natin ma-achieve yun? Pag twice a day na nagpapakain? Twice a day, nasa mga 1 to 2, 1.5 months, pwede na. 1.5 months, so mga 45 days yun, sir? Mga ganyan, mga 45 days. 45 days, mga 3 inches yun? Mga 3 inches na siya, may mga 2.8 inches. Ganun. Partner? Sa ganong stage ng fry to fingerling, ano yung mga usual na problem na na-encounter natin? Ano mga solution, sir? Kasi yung mga tradisyon na mga solution nyo? Ang ginagawa namin dyan, karamihan dyan talaga, sa stage talaga ng yung baby pa talaga siya, nandun yung pinaka-critical stage eh. Sa baby? Okay. Sa baby. Oh. So kailangan, ano talaga yan, alam mo yung tubig, yes. yung pH niya, okay. Yung acidic, kung paano malalaman nga marami siyang mikrobyo. Yes. Kasi pag hindi mo siya ma-monitor, closely monitor, talagang magkakasakit yan hanggang hindi na siya namamatay. Ay, dadat siya namamatay. Ayun. Tapos ang gagawin mo dyan, kailangan tawag yan, mayroon kang asin na ginagamit. Asin naman talaga. Salt lang. Oh. Hindi ka pwede gumamit ng anong medisina kasi bawal talaga yan. Bawal. Partner, yes. Salt guys, kagaya din ng keto, ang wonder drug is asin. Ayan. So doon po tayo sa dalit ni Adel, ha. Number one na nagkamatayan dahil sa fungus. Pangalawa po is kung hindi ka talaga marunong or yung formulation sa kain. So tuloy tayo sa facility, sir. Bakit kailangan ng facility sa pag-alaga? Yes, kasi kailangan ng magandang facility. Kasi kung mag-alaga ka, may target ka na, halimbawa, ang target mo is 1 kilo na lang. Tapos yung area mo, the more na lumalaki yan, the more na kailangan ng space. So kung halimbawa ang facility mo ay good for 1 kilo lang o 10 kilos, so pag lumaki na yan, kailangan mag-add na another tab. Okay. Kasi mag-sorting ka na eh. Okay, sizing. Sizing. So ibibukod mo na yung 3 up, ibibukod mo na yung 6 inches. So yung 6 inches, mas malaki na yung space. Okay. So kailangan naka-ready ka na. Naka-ready na yung mga tab mo, facilidad mo, yung air blower. Kailangan kung dito talaga yan. Yun, partner. Yun ang kailangan tandaan nila, partner. So, sa yun sa mga kukusin nyo po. Siyempre, pero hindi basta-basta. Partner, balik tayo doon sa ano, partner? Facility. Facility, partner. Balik tayo doon sa konting idea about sa water parameters. Kasi medyo na po. Ha? Susunod na natin. Susunod na natin yun. Sige, mamaya na. Continue na lang natin yung facility. Sige. Sir Kling, kailangan ba talaga concrete pan at saka mayatip sa... Ayun, sige. Yes. Mas maganda talaga yung ano, yung tawag niya merong atip kasi nga yung ale fry, pag naulanan niya, nabubulag yan sila. Ah, bulag! Ay, mabulag pala. So, hindi siya pwede mapataka ng ulan. Kung mainitan naman, halimbawa, UV plastic ang atip? Kung pwede, mainit. Pero problema naman, yung ilfry kasi, nocturnal animal kasi yan sila. Gusto nila madilim. Gusto nila madilim. Kaya the more na madilim, mas maganda, mas malakas sila. Mas mabilis sila lumaki. Pag nasa araw yan sila, tumatago yan sa araw. Ayun pala yun.
Kaya bawat kailangan may active ka talaga. Kung maaari, madilim siya. Ayan. So speaking sa facility partner, continue lang bago tayo proceed. Dito mga 5x5 sir, ilang fingerlings ang laman nito? Ito, ito naglalaman siya ng mga 25 kilos na infray. So mga ilang pieces to? Almost 25 times 7. Nahina ko sa mati. 7,000 pieces? 7,000 pieces times 25 kilos. Nakahilig ako sa mga ganyan. Kukunin ko yung sir. Pugutin muna partner. Ilang piraso yan? 25 times 7,000. Oh. 175,000 meron dito ngayon, pre. The fingerlings. Pre. Oh. 175,000. Ito 3 pieces, 3 inches to eh. 6 inches. 3 inches. 1.7 million yan dito, pre. Almost 2 million yan, pre. Dito pa lang yun. Dito pa lang yun sa 5x5, pre. Tama ba yun, sir? Oh, ganun siya. Ganun. Yun ang main target mo dyan. Ayun, so dapat pala ganun. Kaya kailangan, mag-alaga ka ng 25 kilos, kailangan meron ka ng space para pag mag-sorting ka, may lalagyan ka. Yeah. Yun ang kinagandaan sa kanila kasi kontrolado nila yung sales nila. Mm-hmm. Kung pag may nag-order ng ganito karami, okay, may contract, may talagang black and white. Black and white. Ganito every month ang kukunin, ganun daw sa mga ibang bansa. Yun ang pinaka-advantage. So sa facility partner, may question ka ba sa facility partner? Tirahin mo na sa water parameters. Hindi kasi kanina yung water parameters, na-excite tuloy ako. Tirahin na. Sabi kasi ni sir kanina, kailangan i-consider yung water parameters. Ano ba yung tamang pH level? Yes. Ano ba yung tamang sa salt salinity? Ano ba yung dapat nila matandaan, sir? Sa pH level, kasi sigreto na kasi yun eh. Sigreto yun? Okay. Oo, puna na kasi yun eh. Ah, puna niya. Punta na lang kayo dito sa kanya. Sigreto na kayo sa pH level kasi talaga medyo, kumbaga, mayroon siyang i... Ah, siguro iba-iba yung pH level ng fry. Yes. Kaya mas maganda. Pingguer na lang, Derek. yan. Sa kanya na lang. Hospital kasi natin yan yung tubig. Pwede yun. Dito na lang, partner. Sir King, siyempre, flow through ito. Flow through. Ilang beses isang araw kayo magpapalit ng tubig? Yes. Dito sa... Pag magpapalit ng tubig, tawag yan. Kumari, isang beses ang araw. Isang beses? Okay. Morning ba, afternoon? Depende sa time mong pagkain ka. Kung pagkain ka, lalabo yung tubig. So, change water ka. Ayun, yung isang technique doon. Pero bakit kaya, Sir Kling, magkakapunggos, araw-araw naman nag-change sa tubig? Yes, kasi yung hindi naman lahat nalilinis mo yung yung tub mo. So may maiiwan dyan talaga ng mga pagkain sa gilid-gilid. Oo. So tumitira sa mga algae, didikit yung mga bakterya doon. So yun, doon na naging cause kahit magpalit ng tubig. So kailangan closely monitoring talaga sa tubig temperature. Yung pH, importante talaga yun. So yun. Sikreto kasi yun. Sikreto yung partner. Tandaan nila partner na pag pumunta sila, yun lang yung mabibiyaan ng mga idea. Pag pumunta sila dito. Pero partner ha, balik tayo sa facility partner. Bumalik na naman sa isip ko partner, bigla yung facility. Isipin mo kasi kanina tayo nag-usap, di ba sabi, bubong! Dapat di marawan. Dapat di marawan. Dapat di maulanan kasi mabubulang sila. Balik tayo dito sa ilalim. Partner, nakita ko dito, panel type. Central drain. Ganon ang diskarte nila nito partner. Matagal na nilang ginagamit. 2012 pa. Ganon. Tapos walang cut sa gilid-gilid. Pakita mo. Yun o, sa pag-gilid-gilid, mayroong yan. Kung ganyan o. Tama ba sir? Meron. Ano yung design nyo dito talaga sir? Mga paddle type siya. Paddle type? Paddle type. Tapos sa gitna yung drain. At saka may aerator partner. Aeration. May aeration yung pinaka. May mga bubbling. Pwede ba namin malaman sir kung gano'ng kadami yung oxygen level dito sa inyo? Hindi ko pa rin. Maraming alam si Sir. Pero tatama yung partner, tama isa sinabi. Speaking sa il. Sa il. Tama yun doon pa lang eh, sabi niya eh. Siyempre, yung ammonia, pwede. Yes, at saka partner, nabanggit nga natin kanina sa first video, di ba, na medyo destructive kasi yung sounds ng ring blower. Sabi po ni Sir Kling, 10 to 15 minutes pag walang irisyon, mahina sila. Mahina sila, kawawa yung, lalo na pag mga infray. Kailangan talaga may irisyon. So yun ang tatandaan nila. Parang bioflock din pala ito partner. Pero flow through. Imagine mo naman, 100, ilan na yun? Nakupyot dito sa 5x5? 175,000 dito pre. Na fingerlings. Oh,
times sa 10 pesos na, 15 yung bid nila. Sobrang intensive. Intensive, right? Intensive. Nasa 100,000 ang, ano yan, 10 square meter. Ito na ang pinaka-intensive, right? Diba? So, yun, partner. Nakap tayo dahil may kumontak from Korea daw. Baka Korea yun, sir? Korea may order daw. So, ganun ka-busy sila. So, thank you talaga, sir, na paanlakan nyo kami dito, sir. So, yun ang maganda. So, partner, balik tayo dun sa water parameters. Di ba, nandun na yun. Yung mga gusto makatuto talaga, kailan pupunta na sila dito? Yung personally na pupunta sila. Yung mga talagang interested. Yes. Pre, balik tayo dito, sir. Sa fry to fingerlings, ilan sa ako mapapubos natin sa ganito kalaki, sir? Sa isang ano kasi, sa isang ano, sa tawag yan sa mga 10 kilos na fry, mag 10 kilos ng average. Isang kilo sa isang araw. Okay. Depende sa laki. Okay. So depende sa consumption ng ano ng eel. So kaya niya once na ano na siya, mga 3 inches na siya, 4 inches. Kaya niya nang umubos ng isang sako. Sa isang araw? Mga 5 days. 5 days. So 2 kilos per day. Magkano ganun? Pero mahal siya. Magkano kaya ang kilo niyan sa Japan, kumukuha kami 6,000 ang isang sako. Ilang kilo yun? 25 kilos. 6,000. Magaling ako dyan. 1,500. Magaling ako dyan. Meron ako ditong cellphone eh. 6,000. Sa Elfry. 130 yata isang kilo. 6,000 divide natin sa 25. 240 per kilo. Ganun. Yan yung kakainin niya, Adrian. So, 5 days, 10 kilos na ubos. Kaya pala expensive. Kaya pala isa sa mga mahal talaga ito. So, yung unagi partner, yun nga sabi ni Sir Rick yung kanina, mas gusto ng mga Japanese, ng mga Taiwanese, ng mga Korea, yung long life na mga isda dahil syempre maganda doon sa skin, long life din yung ano nila. So yun yung pinakamakinis daw ang kutis. Makinis ang kutis, kaya nga magluluto sa atin. Pero may mga alternative naman din. May alternative din. Tawag yan kailangan na marunong ka na mag-formulate ng dough type. Okay. So kailangan may sarili kang research din kung paano ka maglalagay ng fish meal, yung oil ng mga kuan, kasaba, flour, kung paano mo siya ihahalo-halo na ipapakain mo sa kanila para ma-lessen yung gasos mo. Ah, mayroong alternative? Yes, mayroon. Maybe kung expert ka na, kasi kung bago ka pala, tapos itry-try mo, baka mamaya ma-fail ka. So, kailangan, yung sabi ko nga, since 2012, nag-start ako mag-research. Ayun. Until now, research pa rin. Kasi hindi mo talaga pa-perfect yung yield, very sensitive talaga siya. So, more independent pa rin sa feeds ngayon, sir? Oh, sa feeds ka pa rin. Maganda yung feeds ng Japan. Problema lang kasi mahal. So pag matatalo ka talaga. Kasi every, paano kung kakakain 200,000 pieces. So ang isang sako mo isang araw, ukulangin yan. Pag malalaki na sa mga 4 up na sila, 4 inches, 5 inches, tapos wala ka pang order, ukulangin talaga isang sako. Curious lang ako, Sir Kling. Alam mo, yung mga local feeds natin like Tati Oceanes or yung CPF. Hindi ba sila kakain? Sa amin nga ano sa sistema namin, ginagawa namin, maliliit pa lang sila, initrain na namin sila, baby pa lang sila, tinitrain na namin sila kung paano kumain ng tati feeds. So, hindi natin pinapromote yung tati, pero yun talaga yung inaano namin. Para once na bumili ka sa amin ng 3 inches, pag pinakain mo ng yung commercial, ano, commercial na, nakain na sila. So hindi ka na mahirapan mga ganun. Sana naman ako, kasi kami ng mga feeds company ba? Yes. Diba? Baka may pwede din pala partner. Pwede din. Pero ang hindi lang ano sa atin, hindi applicable yung water parameters dahil nawasa tayo. Ayun. Yes. Same time, kailangan ng... Sa eel, bawal ka manawasa. Kasi ang nawasa may chlorine. So ang eel, very sensitive, hindi siya pwede malagyan ng chlorine. Kasi nasusugat siya, napapasok siya, nababulag siya. So mamamatay siya. Oh, what if ano mo na yung chlorine, sir? Matanggal mo na? Pwede mo siyang i-ano, meron kang tank na malaki, 3 days mo siya bago mo siya gamitin. Bago i-load sa kanya. Pero mag-gastos pa rin. Mag-gastos pa rin. Imagine mo, 1 year kang harvest na gano'n. Bibili ka na lang eh. Hindi, mag-deepwell ka na lang. Deepwell ka na lang. May flowing kayo dito sa inyo? Hindi kami nag-flowing. So, mag-gastos ang kurente, sir? Yes, mag-gastos. Ang bill namin every month, nasa mga pinakamababa na yung 15,000. Sa kurente? Sa kurente pa lang yun. So, kung mag-ganawasa ka pa, baka abot ka ng gis mo sa tubig. Or mahigit. Mahigit pa. So kailangan deep well ka na lang, electrical, electricity lang na gamitin. Same time, may risk ka sa chlorine. Baka yung chlorine. At least na kay idea pa. Sir Kling, thank you soon sa ano ah, sa yung pwede pa lang i-shift from Japanese na feeds into commercial feeds from here in the Philippines. Tapos sir, ganito ko laki from grow out. Ganun na lang. Magkatay ng area na gano'ng karaming area, baka ang tail grow out, tingin nyo magkano magagastos sa ilang feeds ang magagastos natin.
yung idea para ma-share natin sa kanila? Ang ano kasi, ang ginagawa kasi namin ngayon, sa ano lang kami nag-base sa supply ng fish ng Japan, isa sa baby lang. Hmm. Pagdating na sa ano, dito na kami nag-focus sa commercial. Okay. So sa commercial, nakakaano kami, nakaka sa isang tawag niyan, sa isang tub. Sa isang tub? O, kaya na umubos ng almost mga isang sako every 3 days. 3 days. Oh, kasi hindi na siya ganoon kalakas kumain eh. Kumbaga na-minimize niya na yung consumption. Ilan laman nun sa isang tub? Sa isang ano kalaki yan? Sa isang tub ito, naglalaman siya ng mga ito naglalaman siya ng mga almost mga halimbawa mga 100,000. Oh. So kaya niya umubos ng 3 kilos. 3 kilos every day. Every day. Oh. So ganoon pala kagaliit. Mahirap i-compute din kasi 9 months to 2.5 years. Kukumputin natin yan, may cellphone ako dito eh. Ay, joke lang. Mahirap na. Mahirap. Iba-iba kasi ang... Malalo kasi. Habang lumalaki, diba? Iba-iba. Iba-iba. Kailangan, you will learn na pag ikaw na, na-handle mo na. Documentation ka talaga. Documented talaga lahat. Ano siya, masyadong broad. Broad. Kasi may time na pag pinakain mo talaga ng pizza in Japan, makukompute mo talaga yung kain niya kasi maganda yung quality ng pagkain. Hmm. Pero pag nag-homemade ka na, homemade dough type ka ng pagkain, doon na nagbago-bago, may malakas kumain, may mahina. So hindi mo makontrol yung ano yung consumption nila. May shooter. Oo, ganun. May bansot. May bansot. So doon siya, kaya mahirap siya i-target mo kung average talaga ganun. Hmm. So ganun, partner. So, partner, may question ka. Hindi talaga pala pwede, partner. Naisipan ko na magpakawala ko sa akin 10 or 20. Hmm. Pero hindi pa rin pwede dahil naulanan, mabubulan sila. Sayang din. Oo, sayang. So yung mga kaibigan natin sa Luzon, nakita natin may ano, bulag na siguro yun ba? Kasi wala man yung mga. Walang balita kasi yun. Walang balita, sige. Partner, balik tayo dito. Sir, from grow out na tayo, mag-grow out. Ano ba yung usual na problem na na-encounter pag grow out? May namamatay pa rin ba? May mortality sa ano, pa rin ba? Sa anong size? Na, yung pag grow out na yung... 6 inches na. Oh, 6 inches until pwede nang i-harvest na yes. 250 grams o 200 grams. Ang medyo ano ang mortality rate na mataas is from 3 inches to 6 inches. Diyan lang mortality. Oh, nandiyan nag-ano yan eh, yung pinaka bracket niya margin. So pag 7 inches na siya pataas, matibay na siya kasi nagfo-float na lang yan eh. Pag lack of oxygen, may karamdaman siya. Nagfo-float na siya parang siyang ahas. Pero pag once na 3 inches to 6 inches, ano siya, hirap siya mag-adjust kasi nga under lang siya sa tubig. So nangyari diyan kailangan ingatan mo yung ano yung ratio, yung tubig, yung pH niya, level, tapos yung tinatawag na yung mga mikrobyo. So kailangan alam mo rin kung ano yung sakit niya. Doon nagkakaroon ng diferensya yung mortality rate, mas mataas yung 3 inches to 6 inches. So yun, so chance pag mataas na. Oo, kaya kailangan monitoring closely pa rin. Kahit sabi mo na nag-survive na siya ng almost 4 months, malakas sa tingin mo, tapos isang pagkakamali mo lang, isang araw ko lang magkamali. Goodbye. Ma-damage yung lahat. Sayang. Ganon ka-sensitive. Ganon siya ka-sensitive. Pero marang, it's a multi-million business. Multi-million siya kung million din ang na-invest mo. High sa knowledge. High risk. High yes, risk. Tama. Yun ang pinakasakala eh. Grabe. Kami nakaraan nung pandemic, before mag-pandemic, meron kami mga 300,000 na mga fingerlings. So, pagka-pandemic yun, namatay almost 50%. Nabublema kami pa paano siya alagaan. Sabay-sabay talaga siya nagkakanamatay. Hindi namin makuha kung saan. Sige mo, matagal ka na doon, pero namatayan ka pa rin. So, nakuha din namin yung ano yung problema sa tubig. So, water park. Balik pa rin tayo sa water park. Yes. Ano nga yung ano, sir? Yeah. Hindi pumunta na lang kayo dito para siguran. Yung hindi natin masabi yung ano yung tamang ano ng tubig kasi nga, yung kasing puhunan. Kasi, partner, isipin mo, inimbisan nila yun, 20 million na yung nagastos nila pag-start million. Nila. Sa research, sa research nila. Sa lahat, facility, tsaka puhunan talaga. Ganun yun. So, yeah, pag pumunta kayo dito, yun, pwede. Tsaka ibigay namin yung number nila, sir, para yes, okay na, sir? Opo. Pag may bumili dito, okay na, diretso sila pwede, sa inyo. Yes. Sila na lang po i-direct ninyo. Yes. Tama yun, partner, kasi even expert partner, nakifilo pa rin, di ba, kahit sa palay, di ba? Ay, oo. 20 years, 30 years sa nagpapalay, may time pa rin o may season pa rin ng failure. Failure talaga, may time talaga. So, at least, malalaman natin na expert na sila partner, no? So, stable, 12 years, no? Grabe. Until now, research pa rin. Research pa rin. May ikunting si Sher si Sher eh, kasi daw ang Japanese nag-start, yes. Started, ano sir? Nung nag-time ako mag-research noong 2012, mag-start ako ng about eel. Nag-research ako sa Japan, 1965 nag-start na ang Japan mag-research sa eel. Mm-hmm. Until now, nag-research pa rin sila. Bro. Ang malaki problema nung sumira sa eel industry ng Japan, yung tsunami, year 2011. Oh. Yung wash out yung facility, yung mga tao, technology, yung knowledge. So, ang laking ano. So, back to zero na naman sila noon. Tapos ngayon, paniwago na naman ano. Yun, tayo pa kayo, 2011 pa na nag-start until now. Okay.
Ganun, ganun ka. So, yun talaga, it never ends. Yung, oh, walang yung ano, learning. Learning sa il. Kasi hindi siya pwede i-breed. Yun ang ginagawa ng Japan, talagang ini-study nila kasi hindi siya pwede i-breed. Hindi pala pwede i-breed yan? Hindi siya pwede i-breed. Paano sa dumadami, sir? Sa ano, doon ka doon kukuha sa source, sa ilog, yung brackish water. Natural lang. Natural talaga. Ayun. Pero ang pinaka-technical, pag nandito na yung sa actual na pond mo. Dito lang ba yan, sir? May ano, sa coastal ng Sarangani? Oh, coastal. O, Sarangani, meron ding Pari. So marami mga source ng bicolor. So, other coastal sa Philippines, wala? Meron din. Pero karamihan, marmurata na siya. Dito sa dito sa Jensen ang pinakamalaki, pinakamarami. Oh, pinakamarami. Sikat na sa Jensen, eh, matagal na eh. So, ano talaga siya, tagang kinaklasify mo talaga siya yung bicolor sa marmurata para pag binili mo, kasi mahal yun. 10,000 kilo, tapos mahaluan ng marmurata, hindi na order sunod. So, yun nga, napoproduce sila ng quality talaga, partner. Kasi hindi nila gusto din masilang sa mga market nila. Oh, yun ang pinaka-the best. Kasi nga, pang international eh. Saka may quality control. So sir, may share ka pa ba sir sa ano sir para at least yung mga hindi namin na question sir. Oh, sa yun lang ano yung pinaka basic pointers talaga nito is kailangan mo talaga yung tubig. Kailangan mo siyang i-research talaga personally. Tapos yung knowledge pa paano mo siya iaalagaan from ill to 3 inches. Tsaka paano mo siya ipapakainin na hindi ka na magdedepende doon sa commercial feeds. So kailangan magsarili ka ng formulation sa pagkain. Oh, kailangan meron ka sariling knowledge talaga diyan. Ako kasi nag-schooling ako ng animal science eh, so marunong akong mag-formulate. Ayun, kaya advantage siya. Kaya pala ang talino. Mas tipid yun. Mas tipid yun kasi kaysa bibili ka ng 6,000, yung 6,000 mo kung bibili mo mga 3 months papakainin yun. Sa ano eh kung sa Japan ka bibili o sa Taiwan, 6,000 to 7,000 per sack. Baka ubusin niya lang yan ng mga 1 week ubos na. Talo ka na. Talo na. Kagaya nga po ni Sir Kling, mga idol, invest sa knowledge. Tama ko. Knowledge talaga. Kasi pasilidad madali lang. Meron mag-invest sa'yo, may meron kang tatay up na mga investor. Problema, wala kang knowledge. Down. Oo, kasi mayroon siya share din eh. Oh. Meron dito sa Jensen na international na yes. Investor. Nag-invest sila mga 50 million. Tapos, mga 50 million tapos na bar down. Oh, bar down. Bakit sir? Ano kayang cost? Kasi unang-una, yung technician. Yes. Siyempre, yung mga investor, hindi na sila mag-technician. May mga tao na binabayaran yan. Ang tanong, yung tao na bayaran mo, kulang pa knowledge. Talagang pag once na ma-fail yung ano, yung classify ng ano ng frying yung source tapos yung tawag niyan yung pag-aalaga yung tubig ganun automatic shutdown yun. Ano pa yung shipment mo kung shutdown yung ano sayang pero maganda pasilidad maganda equipment lahat pero yung research na kulang talaga hindi to kay sir yun animal science pala eh yes. Very rare yung mga course na ganun partner yung mga matatalino pero partner abangan nila dahil possible na makapag-feature tayo ulit sa kanila ng mga nasa gitnang dagat, yung mga lobsters na naman, fish cages. Okay ba yun, sir? Oo, pwede yun. Siyempre sa video na, hindi mo na pwedeng sabihin hindi. Maraming salamat mga idol. Partner, may katanungan ka pa ba? Yun lang, yung kailan tayo magpunta doon, sir? Ay, ano natin, schedule na. May lakad kasi tayo. Oh, may lobster na may feature tayo. Okay, alright. Yes. Maraming salamat mga idol sa mga bago sa ating channel. Please don't forget to subscribe to me at saka ang Cars Kling TV. Ito yung Sir Kling po mga idol. At saka don't forget to share ating video para maraming makapanood po mga idol. Yeah. So sir, Shoutout mo? Shoutout ko pala yung sarili kong channel, Aquamarine Adventure. So, paki-subscribe po. Doon po yung mga basic pointers lang din, pero hindi naman totally na broad yung ano. Ano pa kala siya? Aquamarine Adventure. Another channel ni Sir yes. Ang dami po lang vlog, sir. Libangan na lang, sir. Libangan. So, yun, importante nag-i-enjoy. So, yan, don't forget to subscribe. Ang channel po namin, Pinoy Palaboy. Click the notification bell para updating kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm. At sigurado yan, kasama namin si Sir Kling ngayon, mapupuntahan din namin kayo sa farm nyo. Kasi tandaan nyo po, Luzon, Visayas at Mindanao, naikot na namin ni partner, iba't ibang diskarte, iba't ibang farming techniques, iba't ibang farmer hero. Pag nasunod nyo po yung diskarte nila, possible po, yun din yung magiging resulta. Kaya partner, mula yan dito sa General Santos City, kasama natin si Sir Kling Pantas. Yan mga idol, happy farming po! Kaway-kaway, mga tutong mga hindi. Kita-kita sa sunod na video.